Gagag! So yun, guys, blagag-blagag ka, lagot ka kay Tony Polder nang gagaya ka ng intro. Hindi, okay lang naman yan. So, hindi pala okay yun, lagot talaga ako. Sorry for that. So yun, guys, for today's video, due to public demand, char, public demand, akala mo talaga, ang dami-dami nagde-demand. So yun, due to public demand, since madami kasing nagsisend ng message sa akin, nagtatanong sila kung anong procedure yung pinagdaanan ko pa uwi dito sa Pilipinas. So, here I go. I decided to share the fake news, charot, the news na lang or yung procedure na pinagdaanan ko through this video kasi medyo hassle naman kung re-replyan ko kayo isa-isa, diba? So, ayan nga pala. This is the first day na nandito ako sa quarantine facilities na pinavide ng OWA sa aming mga OFW. So, nandito ako ngayon sa Grand Millennium. Where is Grand Millennium? No. Golden Phoenix Hotel. So, nakikita nyo naman. Sobrang okay ng facilities nila dito. This video, I will share yung procedure na pinagdaanan ko and then some tipid tips or some tips para hindi kayo mabudol sa airport. So, ayun nga. During this pandemic, medyo mahirap yung process na pagdadaanan mo. Ako, para hindi ako masyadong mahassle, syempre, nag-research ako and nagtanong-tanong na din ako dun sa mga medyo may alam siguro, ganyan. So, sa mga kakilala ko din na umuwi na ng Pilipinas, nagtanong-tanong ako. And then, first step is, yung airline ko kasi is Etihad. So, ang ginawa ko is, nag-download ako ng application ng Etihad. So, dun sa application nila na yun, matatrack mo yung flight mo. And then, yung mga instruction, mga guidelines. So, meron na dun yung mga guidelines kung ano yung mga dapat mong gawin, do's and don'ts. And then, sa mga luggage, ganyan-ganyan na dapat mong dalhin. And then, so, nag-early check-in din ako. So, nag-online check-in ako para hindi na masyadong hassle pagdating dun. So, para pagdating dun sa airport, lagay ka na lang ng lagay ng mga gamit mo. But then, ganun sana yung in-expect ko. So, pero kahit na nag-online check-in ako, anong ginawa ko? Nagpunta pa rin ako ng maaga. And nagpunta pa rin ako ng maaga sa airport kasi nga ayoko na magkaroon ako ng problema or baka something na magkaroon ng conflict. And anong tawag ito? Something na magkaroon ng conflict and malate ako dun sa flight ko. So nagpunta pa rin ako ng maaga. And then kahit na nag-online check-in ako, sabi nila is the same pa rin yun. Online check-in or what, pipila ka pa rin, blah, 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 ganyan, ganyan. So, pumila pa rin naman ako. Pero hindi naman siya ganun kadami yung pila kasi nga, ano lang, konti lang naman yung inalaw nila na mag-flight that time. And after kung mag-check-in ng luggage, nagpunta kami sa immigration. So, sa immigration, ang i-check lang naman doon is yung passport mo and yung ticket mo. So, after nun, ayun na, dire-diretso ka na hanggang sa mag-antay ka dun sa waiting area and mag-antay ka nung flight mo. So, ako, natapos akong mag-blah-blah-blah-MM sa airport is around 10:30 or 11 and yung flight ko is 1:30 AM. So, ang tagal ko din nag-intay dun sa waiting area. Regarding naman dun sa social distancing and yung mga facilities dun sa airport, malinis naman talaga sila and sobrang okay naman din talaga ng mga tao. And yung social distancing is talagang napatupad din naman sa waiting area is one seat apart or I think two seat apart yung ginawa nila. But the thing is that nung nagpumasok na kami sa airplane, nagulat kami, medyo nagulat yung karamihan kasi walang social distancing. Nagulat kami na pagdating namin doon, is tabi-tabi kami lahat. So, kailangan mo na lang talaga na tawag dito. Kailangan mo na lang din talaga magbaon ng tibay at lakas ng loob and mag-ingat ka. So, on my side, pinrepair ko na kasi yung mga kailangan kong gamitin. So, ayan, may baon ako na wipes, na hand sanitizer, and may baon din ako na mga gloves, extra face mask. So, ako,
anong tawag dito, bago ako umupo dun sa seats ng eroplano is winipes ko muna yung mga handle, yung screen nung screen na nakalagay doon, nung TV na nakalagay doon, or ano man ang tawag doon, winipe ko yun. So lahat ng side is winipe ko, and then palagi ako nag-hand sanitizer. Doon sa airplane, meron na silang, yung crew ng Etihad, is meron silang pinapamigay ng mga form. So, dalawa yung form na binigay nila sa amin. Doon sa form na yun is, ang kailangan lang naman is yung mga personal information mo. So, basta yung lahat ng personal information mo, kasi kailangan mo yan pagdating mo sa NAIA. So, ayun, regarding naman sa food, medyo nakakadismaya kasi diba normally sabi nga nung friend ko na nakausap ko, normally kasi excited tayo minsan diba sa mga nakaka-experience sumakay ng airplane, excited tayo sa food na pinapamigay nila kasi diba masarap naman din talaga yung mga food sa aeroplano. So ako nag-expect ako talaga na masarap yung kakainin ko nun, but I don't know this during this quarantine kung bakit iba yung food nila and hindi ako nasarapan, but it's okay kasi at least hindi kami nagutom. And then ayun, so nag-fill up kami ng form, yun lang, ingat na lang tayo sa aeroplano ganyan. And then after that, nung nakaland na kami dito sa NAIA, hindi muna kami pinababa agad. So lahat kami nagstay lang muna sa seats namin. And merong mga papasok na doctor and nurses. So yung mga nurse is mag-iikot sila isa-isa. So meron silang dala-dala na camera na mag-check ng mga temperature namin, I think. So ganun. Ayun, after noon, meron ding isang nurse na anong tawag dito, anong ginawa niya? Nangolekta siya ng mga form. So, yung isang nurse is nag-check siya ng mga temperature, I think. And yung isa is nangongolekta ng mga form. And after nun, after nila makolekta yung mga form namin is dumiretso na kami sa loob ng NAIA. So, sa pagbaba namin ng aeroplano is kailangan pa rin namin ipatupad yung social distancing. So, ayun, dire-diretso kami sa briefing area. Pagdating mo dito sa NAIA, didiretso ka na agad sa briefing area. Sa briefing area, doon nag-aantay yung mga bayani nating Coast Guard. Sila yung mga nag-assist sa amin at sila din yung mga nag-briefing sa amin. So, isa sa mga kailangan mo pag-arrive mo dito is, isa sa mga makakatulong sa'yo is yung QR code. So, kailangan mo yon para sa... Hindi ko alam kung para saan siya exactly, but I think... QR code, they are using it para matrack yung sa swab testing mo, ganyan-ganyan. Basta yung code na yun is kailangan mo. So, para magkaroon ka ng code na yun and para hindi rin hassle, pagdating mo dito is, pwede mo na siyang i-download, pwede ka nang mag-register. So, i-search mo lang sa Google yung ECIF. So, on may mga information na kakailanganin. So, personal information lang din naman yung kailangan doon. And then, after nun, isasubmit mo siya. And pagkasubmit nun, may i-email sila sa'yo, which is yung QR code nga na kakailanganin mo pagdating mo dito sa NAIA. So, after namin ang briefing, dumiretso kami sa next area kung saan nandoon pa rin yung mga Coast Guard. And doon mo nakakailanganin yung QR code mo. And so, yun, i-interviewin ka lang naman nila, hihingi nila yung mga personal address mo, kung may nararamdaman ka ba bago ka bumiyahe, kung nagkasakit ka ba this past few days, ganyan-ganyan lang naman. And then after nun, diretso, meron silang ibibigay sa'yo na, anong tawag dito? Sticker. Sticker nga ba? Oo. Meron silang ibibigay na sticker. So, yung sticker na yon isa is ididikit mo sa passport mo. And then the other one is... kailangan doon sa swab testing. And then after noon, pagdating sa swab testing, ito na yung pinaka maganda sa lahat, besh. So ako, kahit sanay ako masaktan, nagulat ako sa swab testing dito sa Pilipinas kasi nagpa-swab testing ako sa UAE, and then sobrang na-OA'yan ako dati sa mga nagre-react na parang sobrang sakit, sobrang nasaktan talaga sila. But then, pagdating ko dito, nagulat din ako. Siguro, depende din talaga sa gumagawa ng test. So, ayun. Nung nagpa-test kasi ako sa UAE, nakiliti lang ako, ganun. So, kaya na-OA yan talaga ako dun sa mga
nagsasabi na masakit yung magpa-swab testing. But then, pagdating ko nga dito, nagulat ako kasi parehas nung ilong ko is tinest nila. So, dumugo pa siya sa part na ko. As in, paghatak niyang ganyan, dugo na yung nakuha niya. So, ayun, tas masakit talaga siya. Actually, yung first pa lang na ginawa niya is sabi ko na, kuya, wait lang, hindi ko kaya. Sabi kong ganyan kasi nasaktan talaga ako. Though, ayun niya, sanay naman tayo masaktan pero masakit talaga. And then, sabi nila, ma'am, kailangan din natin itest yung ano mo, iswab yung lalamunan mo. So, nagulat ako kasi, wow ha. Sabi ko, kuya, galing na sa ilong ko yan, isuswab mo pa yung lalamunan ko. Sabi kong ganyan sa kanya. And then, sabi niya, ma'am, hindi naman, iba naman po yung gagamitin ko. So, ayun, natawa lang ako sa part na yun kasi, di ba may mga kumakalat din na video na pagkatapos iswab yung parehas na ilong is didiretso sa lalamunan. So, I think edited yung video na yun at hindi yun totoo. So ayun, regarding na balik tayo sa topic natin. After namin mag-swab testing is pumunta na kami ng immigration. So sa immigration is ang kailangan lang is yung passport mo and then yung other form na binigay ng Etihad Airlines. So yung form na yun is i-check lang naman nila and then i-check lang din nila yung passport mo. And after that, diretso na tayo sa luggage kung saan kukuhain mo yung mga luggage mo. And after nun, after mo makuha yung luggage mo, pipila ka na dun sa, yun nga, sa OWA, dun pipila ka na doon. So doon, pagdating sa park na yun, meron silang tatlong pinipilahan. One is for OFW and then the other one is for the non-OFW and the other one is for the seafarer. So, ako, on my case, hindi ako nakapagpa-register na as OFW kasi nga, first time kong umuwi ng Pilipinas simula nung nag-abroad ako. So, hindi ako nakapagpa-register. And then, expected ko talaga, may budget na talaga ako pambayad ng hotel kasi expected ko na nagagastos ako and hindi sasagutin ni OWA yung expenses ko pagdating dito sa mga quarantine facilities, swab testing, ganyan. But nagulat ako kasi sobrang bait ni God. God is good all the time. So pagdating ko pala sa airport, nagtanong agad ako. So dun sa may meron akong pinagtanungan, sinabi ko sa kanya yung case ko. Nasabi ko, ate, paano yan? Kasi almost 3 years akong nagtrabaho sa UAE and then hindi ako nakapagpa-register sa OWA. So gusto ko lang pong malaman if covered ba ako ng OWA or hindi. And sumagot naman agad si ate and sinabi niya na, ma'am, hindi po. Covered po kayo ng OWA, sabi niya ganyan sa akin. So, sobrang happy ako kasi nakasave ako ng pera. So, ayun. And after noon, nagulat ako biglang lumapit sa akin si ate ulit, sabi niya. So, ayun, pila-pila na ako sa lahat ng procedure para sa mga OFW kasi nga, feeling member na ako ng OWA. So, lahat ng procedure is nagawa ko na. Biglang sabi ni ate, ma'am, i-interviewin pa pala kayo ng OWA kasi hindi pa rin sila sure kung pwede nilang i-cover yung mga niya, expenses nyo. But, so sabi ko, ako willing naman ako na magpa-interview or what. Pero, hindi ako in-interview ni OWA. Parang siguro hinayaan na lang din nila na ganyan-ganyan. Kasi nakita naman nila sa passport na naging residence talaga ako ng UAE. So, wala naman akong pinagdaanan na kung ano-anong mga kaartihan. So, ayun, pumila ako sa OFW lane. And doon sa OFW lane, meron ka ulit pipil up na form which is ang kailangan lang is yung mga personal information mo again. And ibibigay mo yon doon sa may nasa reception. So pagkatapos noon, isasabihin lang nila sa iyo kung saang hotel ka pupunta or saang hotel ka nila dadalhin. And after noon, on the other side is meron ng mga naka-ready na food para sa mga para sa amin. So ayun, binigyan nila kami ng foods and then after noon, pinapila nila kami isa-isa. So doon sa pila kasi kailangan nakapila kami kasi para doon sa transportation papunta ng hotel. So lahat 'yan guys, libre, wala kang babayaran, as in wala akong binayaran except doon sa SIM na binili ko, which is eto nga, nabudol ako sa airport. Ganto kasi 'yon. So sa sobrang ayoko kasing ma-hassle talaga yung buhay ko dito sa Pilipinas dahil hindi ko naman na alam yung kalakaran dito.
nakakita ako ng bilihan ng SIM dun sa side. So, naisip ko kasi na baka kasi something will happen or what. Or kailangan ko din talaga ng number kasi dun sa mga form na pinipilapan namin is lahat kailangan is number, your personal number or number ng mga kamag-anak mo. So, I decided to buy the SIM in the airport, which is 350. So, sa 350, good deal din naman siya kasi for 7 days, you have unlimited calls for all networks. And you have the 4GB, I think, na data. So, which is okay naman din talaga. But then, hindi ka nakasave. And sa hotel naman kasi is merong internet. So, hindi mo siya ganun kakailangan. Which is, sabi pa ni ate dun sa airport natin, eh, baka kasi mahina yung internet dun sa hotel. So, hindi ka sure, ganyan-ganyan. So, kailangan mo to. So, bumili ako agad. But, ayun nga, I think hindi ako nakasave sa part na yun. And, nagulat ako kasi pagdating namin sa bus, may mga nagbebenta ng SIM, which is 30 pesos, I think. Or something like that, na meron na siyang mga data din. So, pwede ka na magpa-load sa labas and yung load is hindi mo naman ginagamit, hindi mo naman ginagamit talaga. So, ayun lang, huwag tayo agad-agad magpapabutol sa airport kasi isa na yun sa mga tipid tips kasi ang laki nung magagasta mo, di ba? So, after noon, nakasakay na kami ng shuttle, dinala kami sa hotel. Ito na yung pinakamahirap na part kasi ang tagal namin, besh, sobrang tagal namin nakababa ng bus. Alam mo yung pagod na pagod ka na sa biyahe, pero worth it naman kaysa naman sa magbayad ka pa, diba? So, lahat naman kasi is libre. So, ayun, sobrang tagal lang talaga namin sa shuttle. And inabot kami ng almost 3 hours, I think, bago kami nakababa lahat. So, ako kasi lumapag ang aeroplano ng 2:30 dito sa Manila. And nakapasok ako sa hotel is parang nakapagpahinga ako. 12 o'clock na, ganyan na kami natapos. So, sobrang nakakapagod talaga. So, ayun, after noon, dahil yung sagot naman ni Owa lahat, dinala nila kami dito sa Golden Phoenix Hotel. So, Golden Phoenix, tama na ba yung sinabi ko? So, Golden Phoenix Hotel. So, regarding sa hotel na to, is sobrang okay din naman. So good. So, nakikita nyo naman sa background ko, mag-isa lang ako pero dalawa yung bed ko. Ang laki-laki ng room na binigay nila sa amin. So, may mga nakasabay din kasi ako and nasilip ko yung mga room nila. And talagang lahat kami is nasa 2 bedrooms. And libre naman yun lahat. So, meron din silang provided na lunch, breakfast, and dinner, and may water. So, pero yung water is, hindi naman siya as in kakasya sa'yo, lalo na kung malakas kang mag-water. So, kailangan mo pa rin bumili sa labas. And, ayun lang. Ano pa ba yung mga... So, regarding pala dun sa pera. Regarding sa pera na meron ka, ako kasi isa yun sa mga naririnig ko dun nung nasa airport ako. Nagtatanungan sila, how much is the currency, ganyan-ganyan. So, medyo, kawawa lang din yung iba. Kasi alam nyo, pagdating nyo... So, ako katulad ko, galing ako ng United Arab Emirates. So... Sila kasi, ang ginawa nila is yung mga pera nila, dirhams pa pagdating dito. And ang ginawa nila is parang dito sila sa airport nagpapalit. Which is, pagdating dito, ang value na lang ng pera mo is 11 pesos per 1 dirham. So, hindi ka nakasave. So, kung ako, parang para sa akin, ang ginawa ko kasi on my part is nagpapalit ako ng dollars. So, yung dollars kasi, sabi nga nila, dollars kasi is fixed yung value, hindi siya nagbabago. It's either 48 or 50 yung currency ng dollars dito. So, ang ginawa ko, nagpapalit ako ng dollars sa UAE and dollars ko, dinala yung pera ko dito. And after nun, so malaki pa rin kasi katulad nun, nag-check na kasi ako dun sa UAE kung magkano yung dollar. So, yung 1,500 dirhams ko kasi is pinalitan nila ng $400, which is kung 48 something dito is equivalent to 19,000, something like that. So ayun, 'di ba? And kung naman magpapalit ka kasi ng dirhams to peso, ang baba na talaga, medyo malaki talaga yung mawawala, besh. So kung ako sa inyo, ganun na lang, magpapalit kayo ng dollars or pwede din naman na isend nyo na lang sa pangalan nyo dito tapos kuwain nyo dito, ganun lang. So kasi hindi talaga siya wise kung halimbawa dirhams yung daladala nyo and ipapalit nyo ng peso kasi ang baba na talaga ng value ng dirhams pagdating dito.
So ayun lang, and then ayun nga, pagdating sa hotel, may mga pinipilapan din kami na kung ano-ano para bago ka makapasok ng hotel, mga personal information, and pipicturan ka nila kasama yung passport mo kasi baka tumakas ka, pero hindi totoo yung i-hold nila yung passport mo or nasa kanila yung passport mo. Hawak mo pa rin yung passport mo, pero kailangan nila ng copy and ganito ganyan, picture na kasama yung passport mo. Siguro yun yung ano nila, bala nila sa'yo pag gumawa ka ng kalokohan sa hotel. So sa hotel naman, ang rules and regulation nila is, dito kasi katulad nun, sobrang gutom na gutom kasi ako sa biyahe nun kasi hindi ako kumain bago umalis ng bahay. And sa aeroplano, medyo kaunti lang yung pinakain sa amin. So sabi ko talaga, nung nasa bus ako na nagugutom ako, sabi ko, pagdating ko sa hotel, mag-grab food kasi ako. And sabi ko, siguro naman bilang isang OFW, ang tagal-tagal ko na sa UAE, deserve ko naman matikman ulit yung Jollibee ng Pilipinas. Kasi alam nyo, may Jollibee sa UAE, pero hindi talaga siya ganun ka-pack na pack. Hindi katulad dito sa Pilipinas. So, sobrang nag-crave talaga ako nun. Pero pagdating ko dito, isa sa mga rules na pinatupad nila is bawal kang mag-order ng food outside. All the food must be provided sa hotel. So, meron silang pinaprovide niya na libre na breakfast, lunch, and dinner with water. But then, kung ang mag-crave ka and hindi ka satisfied sa mga ano nila food, wala kang magagawa. Pwede ka naman mag-order ng ibang menu na meron sila, but you have to pay. So, ayun. And meron silang, pwede kang magpabili outside, pero yung mga personal things mo lang, like shampoo, sabon, blah blah. Pero ako, kasi alam ko na ganito yung mangyayari, so nagbaon ako ng mga personal things ko, shampoo, conditioner, toothpaste, toothbrush, nagbaon din ako ng cup noodles and mga canned goods kasi ayokong mag-spend ng maraming pera dito sa hotel na to. So, ayun lang yung mga tips na kailangan mo din talaga gawin and i-ready para makatipid ka and hindi ka masyadong magtapo ng pera. So ayun, siguro kasi sinwerte na lang din ako kasi alam niyo yung simula pa lang sobrang swerte ko na ang daming talagang simula nung bumiyahe ako pa uwi ng Pilipinas, pumabor talaga sa akin yung tadhana. Lahat talaga ng swerte is parang nasa loko na that time. So ayun, nakita niyo naman, nalibre ako ng OWA. So naging covered ako ng OWA, which is hindi na ako gumastos ng malaki para sa quarantine ko. And napunta ako sa magandang hotel. So yung hotel nito I think is 4-star hotel. And okay naman din talaga siya. Huwag na tayong choosy pagka libre, 'di ba? So ayun, yung mga food na dinadala nila is okay naman din. Masasarap din naman siya. And kung libre, besh, wala tayong problema doon. Go lang tayo ng go. So ayun, yung hotel is nice talaga. So iba-iba kasi tayo ng pinagdadaanan, iba-iba tayo ng sinishare. So yung iba kasi sinasabi talaga nila na ganto ganyan yung pinagdadaanan nila. Meron talagang iba na halos hindi na maupuan yung CR or hindi na magamit yung blanket kasi madumi, ganyan, and mainit, masikip. So may mga ipis, pero on my side kasi ang ganda ng hotel, ang komportable ng buhay. Ang kalaban mo na lang dito is yung inip, kasi nga syempre bilang balikbayan ka, gusto mo agad is yung makita yung pamilya mo or makauwi ka ng bahay mo, but then kailangan mong magtiis pa ng ilang days bago ka makauwi. So, ako nga, nung first day ko pa lang or first hour ko pa lang dito sa hotel, sinasabi ko talaga naiinip na ako. So, paano ko kaya isa-survive yung 7 days? So, ayun lang. Kailangan lang natin maghanap ng ibang paglilibangan. And I'm looking forward for my next video. Sana sipagin ulit akong mag-vlog. Actually, ang tagal kong natigil mag-vlog kasi in-enjoy ko yung time ko sa UAE. Yung mga last time ko sa UAE. So, ayun nga pala, shoutout sa mga friends ko sa UAE, Ton Pels, Jason Boncales, Jessamay Bots, Clipboard, Sir JP, Ate Ann, Ate Leonor, sa mga aunties ko, Titas of Bulacan, and kay Mamang, and yung mga friends ko sa UAE, sobrang namimiss ko na kayo, promise. But that's part of our life. Sabi nga nila, ang maghiwa-hiwalay. You are not growing if you are not losing a friend, char. Yun kasi yun. So, ayun lang, guys. I missed you and I hope that you guys all doing fine right now.
And ayun lang, sa mga nanood ng video, ingat din kayo, stay safe, and palagi kayong maghugas ng kamay, palagi kayong mag-hand sanitizer, and kakain kayo ng healthy katulad ko, madami akong chips na baon dyan. So, yan lang guys. See you on my next vlog! So, ayan guys, kung umabot ka sa part na to, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell button para updated ka sa mga vlog ko. So, yun lang guys. I have to end this video na and to chill. And tignan natin kung ano pang mangyayari sa mga susunod na araw during this quarantine. So, ayan. Hopefully, makuha ko agad yung result ko and makauwi agad ako. And hopefully then negative ako sa COVID test. Parang hindi ako confident. Pero yun, hopefully talaga makuha ko agad yung result ko and maging okay ang lahat at makita ko na agad yung pamilya ko. Kasi sobrang nakakainip and I wish, sabi nga nila ang ganda ng hotel, ang ganda nung relax ka, ganyan-ganyan. Pero I don't need these kind of things. I need my family and I need to go home. Yun lang. So yun guys, see you on my next video and thank you sa lahat ng mga nag-subscribe or magsusubscribe pa sa channel ko. And ayun lang. I love you guys. Blah, 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 blah.